morning and we bless everyone. Subukan ko po mag-baking first time. Ito po ang unleavened bread. Olive oil, tubig, one cup of flour, and salt. Simulan na po natin. Halo, lagay ang flour, a bit of salt, hindi yung ano, so nga ganyan na karami, salt to taste lang, kung gusto nyo medyo maalat, lagay nyo ng konti, lagay nyo pa ng konti, at lagay nyo pa ng konti. Ngayon, tubig, hindi masyadong madami, tama lang habang, tapos olive oil, natin ng konting-konting olive oil para hindi didikit doon sa pan. Ayan, ayan. Haluin ng haluin. Medyo maligat hanggang sa pagkaroon maging dough ang tawag. Magkaroon ng dough. Simula, ito lang muna. Pagka kinakailangan dagdagan ng konti ng tubig, hindi lang. Huwag masyadong basa. Medyo tuyo dapat. Pagka medyo parang nagiging basang-basa, pagdagan ng konting harina. Pagka medyo basa. Ano tayo ng harina mamaya eh. Pagbulungin mo rin siya. Kasi dapat hindi basa. Bakit na pasobra ka ng tubig, dagdagan mo ang harina. Ano po, pagkaganyan na yan para siyang ang tawag dyan, dough, mukhang dough. Yan. Ganyan po, na parang basa pero hindi basa, moisted lang. Lalagay ka ngayon dito ng konting harina. Para ilagay ang dough. Kneading the dough. Now, meron na tayong dough. Ininid mo po yan sa harina. Ngayon, hands on na po, hands on. Ayan, yup, sarap hawakan. Ayan, ganyan siya. Para siyang bull, ano, tawag mo? Parang binibili natin, ano, espasol. Para siyang espasol. Ganyan po. Kneading the dough. Ayan. Malambot na malambot. Pagka may ganyan, medyo malagkit. Dagdagan ng harina. Dagdagan pa ng harina. Ano yung harina nun? Sinamagkit. Dikit po, dapat hindi dumadikit. So, ibig sabihin na parami ako ng tubig, kaya dagdag harina. You have to knead. Kneading ang tawag dyan. Parang mamasahin. Ayan po, nakita nyo, masyadong malagkit ang nagawa ko. Sumobra ako ng tubig.
So, para mawala yung pagkalagkit at hindi siya madikit sa kamay, dadagdagan po na konting harina. Hanggang sa para siya maging, ayan, ganyan. Dapat wala, hindi dumidikit yan eh. So, prepare lang. Ayan, ganyan siya. Walang ganyan talaga ang baking. Sasayangin ng harina. Ayan, ganyan siya. Ganyan po siya. Ganyan pang harina. Ano pa, mapait na yan. Ayan po, pwede na po yan. Yan na po ay dough. Gagawin na lang pong pita, parang gagamitan ng rolling pin. Since wala tayong rolling pin, improvised pin po. Ang improvised pin natin ay ito. Ang laki niyan, wait. Ito po ang improvised pin. Ihati natin kalahati. Gagawa tayo ng dalawang piraso mula dun sa 1 cup. Gagawa tayo ng dalawang pirasong pita. So, na-need na po siya. Hati natin sa dalawa. Ayan. So, dalawang parang malaking bola-bola. Ayan po siya. Pali ready na po yan. Nga lang, nasa loob. Masyado madikit. Subukan niyo pong bawasan ng konti ang tubig pag sinubukan niyo sa simula. Ako po ay napasobra ng tubig. Prepare na natin. Ito po ang aking rolling pin. Ang style, ipaiikutin na gano'n. Lagyan ng harina ang rolling pin para hindi didikit ang dough. Yan, dumikit na nga siya. Yan po. Kung kaya nyong panipisin ng manipis na manipis, kasi napis ng aking gabi, po, tapos baliktad rin, parang gumagawa ng forma ng hati. Yan po, ready na po yan iprito. Pero nang walang mantika. At pwedeng i-ano rin sa konting para hindi dumikit. Sa konting olive oil para hindi didikit. Hindi pa kasi. Yan na po. Pwede na po yung ilagay sa mainit na mantika. Ayan, papainin tayo ng mantika. Ayan po, papainin tayo ng mantika. Ayan, ito yung mantika. Konting-konting lang olive oil. Konting olive oil na yun. Ikalat mo. Ikalat mo po. Ayan. Medium heat lang. Para hindi masusunog masyado.
Opo, lalagyan na natin ang ating ating unleavened bread. Bisa dimikit sapan ipipigutin ipipipitin tapos balik ka rin. Oh, yan na. Mukhang masarap. First time ko pong ginawa ito at hindi po ako baker. Yung commander ko po siya ang baker. Baker 1, baker 2. Ang lalaki ng baker nyo. Ang bango na po, ang bango. Isa sa isa. Kita nyo po pagka yan ay nagkakaroon na parting line sa gitna. Nakaroon nyo yung parang parting line. Parang hot cake. Ayan o. Yan na ang hot cake. Ito na po ang ating pita. Ito po ang ating may tawag sila doon. Unleavened bread. Mana. Ang ating mana. Yan o. Sino may gusto ng unleavened bread? Pwede na po yan. Hindi mo na. Ito pa tayong isa. Ayun. Isa naman. Ito po yung isa. Biligyan nyo yun. Ay, ito yung ito. Patay mo naman yun. Ito po yung isa na naiwan. Ayan. Ito mas maganda to kasi naka ano lang hangin.
Tsaka nadagdagan ko na ng harina. Hindi na masyadong... Hindi ko ma-upload ah. Gusto nyo makapal, pwede rin. Pero mas maganda kasi manipis. Mas madaling maluto. Ayan ang style. Ano po, ready na po yan. Kunin na natin yung isa. Ito po yung luto na. Ito po yung luto na. Ayan. Ito naman, ang luluto din. Ano nyo po pag tinanggal. Medyo mahirap, nakadikit pa rin siya. Dali lang sa kabahay. Hindi ko na siya nilagyan ng oil kasi hindi na dumidikit. Ayan, batch 2. Tikman ng maibigan. Tikman. Tikman mo, harap. Mana.